Diba? May puhunan ba doon? May konting gasto. Siyempre, pupunta ka ng court eh. So, yun yung mga nire-recommend ako sa inyo. Nasa sa inyo kung tatanggapin nyo o hindi. At itong sinasabi ko sa inyo, is, i-verify ho ninyo. I-validate ho ninyo. Okay? Kayo ang makapag- sasabi nitong sinasabi ko kung totoo o nanloloko ko. Pero sinasabi ko ho sa inyo, eh nandito ho yan sa binabasa natin na mismong galing. Galing mismo sa Bureau of Internal Revenue. Pagpatuloy ho natin yung pag-aaral natin. So, dito kasi, ang trabaho nito ay integrity. Ibig sabihin, nawawala na ho yung integridad ng mga BIR official. Okay? So, ipinopromote ho dito. Teka lang, buburahin ko na tong number ni Mau. Andi dito ho yung babasahin. Ayun. Mau, pakibasa mo nga yung second paragraph ng objective. Yung Special Disciplinary Committee, sir? Hindi. Disorder. Okay. Disorder establishes a disciplinary, a Special Disciplinary Committee for expeditious investigation of revenue officers who failed the test of integrity, competence, and efficiency in the performance of their audit function or conduct of tax investigations, uncovered in the process of implementing Revenue Memorandum Circular, RMC number 70-2016, which, in substance, suspended all field audit and investigation of taxpayers and enjoined the issuance of letter of authority or written orders to audit taxpayers' internal revenue liability. Okay, i-explain ko lang sa inyo to, mga bossing ko. Ito ho ay continuous program ng BIR. Ano yung continuous program? Ang continuous program ay expeditious investigation of revenue officer who failed integrity, competence, and efficiency in the performance of their audit function or conduct of their investigation. Ang ganda-ganda eh. Ah? So, kahit walang special committee, existing ho itong program na to. Hindi ho natin kailangan na may special committee. Oo. Ha? Na yung mga salitang special, mga questionable yan eh. Questionable yan. So, with or without special committee, under the law, si Commissioner of Internal Revenue ay mayroong ministerial obligation na hulihin ang mga revenue officer na merong na-inissuehan, ha? Yung mga revenue officer merong ini-issuehan, hindi naman taxpayer ang ini-issuehan ng LOA. Kaya kalokohan yun sa utak ng mga taxpayer. May LOA ako, sampalin kita dyan eh. Wala kang LOA. Ang may LOA, yung revenue officer. Kasi siya, sila yung dinelegatan ng authority. Delegated. Yung tinagalog ko, delegatan. So, sila yung, si commissioner, dinelegate niya yung kanyang power and authority sa mga revenue officer na siyang nakaharap nyo ngayon. As if yan ay commissioner of internal revenue, as if yan ay regional director. Ganun po yun. So ngayon, itong mga taon to, wala tong karapatang mag-isip. Wala. Wala silang right to think. Wala. They have only an obligation to extinguish. Ayun. So, yung mga obligation na yun, katulad ng sinabi ko kanina, ay nasa tax code. Nakasulat. At nasa revenue regulations daw. Na ang gumawa, eh si BIR commissioner. Ha? Si BIR commissioner ang gumawa. Inimbitahan ko nga pala kayo, bago ko makalimutan, naghahanap po ako ng mga tax bookkeeper. Ayan po, ah. Ito po yung, mag-i-invest ako sa inyo. Investment ko yan. Kailangan ibalik ninyo. So, Tax Bookkeeping University, meron akong requirements dito para, ayan ho, may mga pipindot-pindotin kayo, ikiklik. So, sali na ho kayo, libre ho, walang bayad ho yung aking lecture. So, ngayon, kailangan nila ng integrity. Sir, paano namin malalaman kung may integrity ang mga taong yan? O, meron agad, meron rule. Ayan, papakita ko sa inyo ang rule tungkol ho sa integrity. So, puntahan ho natin yung rule.
Ayan. Oh, ito na naman. Ang tawag ho again dito ay mga BIR regulation. Ayan. Ito ho yun. So, ang pinag-uusapan ho dito, kung makikita nyo, integrity. Ito. Ayan, kinulayan ko ng pula. Yan ho kasi ang yan ho kasi yung room for improvement eh. Ha? Kung si Mao ay meron siyang room for opportunities, ito naman ang room for improvement ng mga BIR officials. Mao, basahin mo nga yung first and second and third paragraphs nitong RMO 32-2013. The Bureau is now implementing the Integrity Management Program, IMP, which is a preventive anti-corruption measures of the government. It aims to install a standard but flexible approach at the agency and program levels in ensuring that standard norms of conduct for public officials are consistently applied. Which is questionable yan, Mao, hindi ina-apply yan eh. Kaya tayo nag-aaral ngayon nito eh, kasi kailangan ang taong bayan ang dapat mag-apply niyan, Mao. Ikaw, Mao, bilang kasama sa mga taong bayan, i-encourage mo yung mga kliyente mo na i-exercise ang integrity program ng BIR. Basahin natin yung susunod na sentence, sa paragraph. Nawala, sir. In line? Sir, balik niyo po ulit. Nawala. Nawala? Apo, ayan. Oh. In line with the IMP, the Bureau's integrity policy, which contains its values and ethical norms and compendium of various existing laws, rules, and issuances that deal with corruption and integrity issues, is hereby promulgated. Ayan na. O, Mau, kung sakasakali mang may mga taong gustong, baguhin ang Pilipinas, ito ho ang integrity policy ng BIR. Hindi ko na ho i-discuss isa-isa ho yan kasi self-explanatory. Pero kung gusto ho ninyong i-discuss ko in full, pwede ho natin gawin yon. Mag-comment lang ho kayo at i-share lang ho ninyo tong video na to sa 50 tao lang, 50 packs through email or to FB friend. Ayan. At baka gumawa para sa inyo. Pero kung wala namang aating, katulad ngayon, ang nanonood, 26. Nagpapasalamat ako sa 26. Pero kung marireach ho sana natin at least 70,000 people, di ang dami ho nating matutulungan tao. So, mapabalik ko rin uli dito. Palagay ko, madedelay na mga 10 seconds itong pinag-ano ako sa inyo. Ito yung policy statement ng BIR about corruption. Ayaw ng BIR ng corruption eh. And gusto ko sanang i-emphasize dito yung integrity policy framework. Nakikita mo ito, Mau? Integrity policy framework. Pakibasa mo, Mau. Ayun, Integrity Policy Framework. Mm-hmm. This policy is anchored on and shall therefore be referenced with the following statutes, regulations, and policies that uphold the integrity of public servants and ensure their accountability along with other anti-corruption measures. Ito ang gagamitin mo ngayon, Mao, at saka mga taxpayer kong mahal na nakikinig sa akin ngayon. Number one. Republic Act number 3, 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay. Number 2. Republic Act number 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Number 3. Revised Union Rules of Administrative Cases in the Civil Service. Number 4. Yun sir, medyo pataas ng konti. BIR Revised Code of Conduct for Revenue Officials and Employees, Revenue Memorandum Order. Lagi na, yan kailangan ninyo, lagi niyo dapat yan dalin. Di ba, lagi kong tinuturo sa inyo to, Mau? Yes, RMO 53, ayan. And number 5. BIR Citizen Charter, adopted in accordance with Republic Act 9485. Oo, inamid na to ng Republic Act 11032. 13. So, yung mga nabasa ho ninyo, mga ka-taxpayer kong mahal,
sundin ho ninyo. Kung gusto niyong proteksyonan ang negosyo ninyo, ha? Mabuti pa nga yung, sorry ha, sasasabihin kong to, sorry. Yung magnanakaw, nanakawan ka lang ng pitaka. Pitaka lang ay ninanakaw o nilanakaw yung ikaw mo. Ninanakaw yung relo. Magnanakaw na yon. Magnanakaw. Isipin nyo kung ano ninanakaw ng mga BIR official sa inyo. Kaluluwa ninyo. Mag-isip kayo. Ako, eh, matanda na ako eh. Okay? Para sa mga bata ang susunod sa next generation, yung mga magulang ninyo ang ninanakaw ng mga BIR officials, yung future ninyong mga kabataan. Yan ang mga magnanakaw na nakasuot ng uniforme ng gobyerno. Yan ang mga magnanakaw na naka-ID ng gobyerno. Mga magnanakaw din sila. Wala silang pinagkaiba sa nagnakaw ng relo, kwintas, singsing, o hikaw. Mas malala sila. Ang ninanakaw nila ang future ng Republika ng Pilipinas. Sana magising na mga Pilipino, mag-unite ho tayo. Labanan natin ang harassment, labanan natin ang korupsyon sa Pilipinas. Okay? With that, Mau, maraming salamat. Meron ka pa bang ibang sasabihin sa kanila? Yes, sir. Kung meron silang question po regarding rooms for opportunities, pwede silang tumawag doon sa number na binigay natin, sir. Banggitin mo ulit, Mau. Hindi ko pa. Sandali lang. Binura ko na rin. Bagong-bago po eh. Kaya... So, pwede nyo kontakin si Mau at pwede kayong dumalaw sa opisinya na nandiyan sa Element Halls, Scout Rallios, Corner Scout Tobias, malapit sa McDonald's. Okay? Opo. So, iniimbitahan ko rin ho kayo na umaten sa aking mga lectures. Ito lang ho yung mga lectures ko. At bukas ho pala may lecture ako tungkol ho sa value added tax. Okay? So, na-develop ko na ho itong mga lectures na to at i-release ko na to sooner or later. Pero hindi na ho ito, personal lecture, yung katulad nito, live, hindi ho, ito ho ay recorded na. Pati si income tax at withholding tax, puro recorded na ho yung aking susunod na lectures. Supportahan po ninyo, please, paki-share lang ho ninyo yung mga natutunan nyo sa amin. Para yung ibang tao ay matuto rin. With that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Para ho doon sa may mga problema sa BIR, pwede ho kayong magpagawa ng customized letters para ho isagot sa mga natatanggap ninyong letter or verbal request galing ho sa BIR. Marami pong salamat at again, peace and happiness be with you for life. See you later, Mau. Thank you very much. Thank you.